Hello mga gamer, this is Fabi at sa episode na to, pag-uusapan natin ng rules of hackers. Bago kayo matrigger, sila nagsabi niya na. Then ang pahayag ng Mobile Legends skin mod, Facebook gaming problem na naman, Monster Hunter World collaboration sa Assassin's Creed, Overwatch toxicity, CSGO VAC ban, then finally ang PUBG competitive ruling sa mga nag-radar hack. Kaya huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa aming channel, no? Click niyo na din yung bell. At para naman sa YouTube channel, shoutout ay abangan sa dulo ng aming video. Kaya stay tuned. Ay, bali, baliktad. Welcome to Pinoy Gamer. Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at pinoygamerph. Para sa unang update, yung linggo. Recently ay parami ng parami ang mga players na gumagamit ng third-party software, plugins o kaya mods para maka-unlock ng mga skins sa laro. Ang mga players na ito ay gumagamit ng modified files para makakuha ng skins kahit hindi nila ito binili. Kaso recently ang Mobile Legends ay naglabas ng announcement tungkol sa issue na to. Dito sinabi nila na napansin nila na ang mga players ay gumagamit ng skin modifiers na kung saan na-infringe nila yung game. At dahil dito ang Mobile Legends security team ay sinabing hindi nila ito tolerate at sila din ay gumagawa ng patch o fix para sa problema. Sinabi din ng Mobile Legends na kung sino man na nagkakalat o kahit man lang pag-usapan ng mga cheat na ito, ang Moontoon ay magtitake ng legal measures sa kanila. So ano namang mangyari sa mga players na gumagamit ng skin modifiers? Well, base sa mga reports, ang ilan sa mga players ay nakatanggap na ng 3 days ban at ang iba naman ay permanent. Ang skin mods ay kinukonsidera nila na cheating tool dahil ito daw ay nagtatamper ng game data kung saan naimpluwensya nito ang balanse ng game. Idinagdag din nila na ang mga tools na to ay maaaring may malicious na code dahil maaaring nitong ma-access ang iyong photos, messages, contacts at ang pinakamalala ay ang iyong password. So alam naman natin kung nahack ka na, di ba? May lalabas na lang na picture mo o kaya video mo sa internet. Tapos GG na. Then finally, sinabi din nila na kahit hindi mo ginagamit ang tool, basta't ito yung naka-install ito pa rin daw ay illegal dahil marahil ay na-tamper na ang game data regardless. So anong matututunang aral dito? Basically ay huwag kang gumamit ng mod o plugins unless na gusto mong maban ang iyong account at mawala ang progress mo. Tapos kung in-install mo ang mga ito, suggest namin tanggalin mo na ito agad-agad kaysa ma-penalize ka pa. Ang Capcom ay nag-announce ng Monster Hunter collaboration kasama ang Assassin's Creed. Ang collaboration na to ay maghahatid ng bi-layered armor pati na rin ng Assassin's Hood. Take note na ang bi-layered armor ay maaaring suotin over existing equipment na hindi makaka-apekto sa stats habang ang hood naman ay magbo-boost ng attack power habang ikaw ay naka-stealth state. Ang both items na to ay available hanggang January 10 para sa PS4 at Xbox habang ang PC version naman ay lalabas naman on na later date. Sa mga hindi nakakaalam, ang Monster Hunter World ay isang open world action role-playing game na malalaro sa third person perspective. At similar sa previous game ng series, ang player ay may take ng role ng kanyang player-created character na maglalakbay sa new world sa isang unpopulated landmass filled with monster. Last week, pinag-usapan namin ng 30,000 players na naban sa PUBG dahil sa paggamit ng radar hacking. Actually, kasama pa dito yung mga pro players. Pero ngayon, meron kaming update sa 4 na player ng Players Unknown Battlegrounds dahil sila ngayon ay na-issue ng 3 years ban sa National PUBG League. Ang mga players na to ay sila Kuris, Liam, Devor, at Teflon. Teka, tama ba pagkakabagit ko ng pangalan nila? Kung naalala nyo, initially ang mga players na to ay nabigyan ng in-game bans noong December 19 at naakusahan ng paggamit ng third-party software. Kaso after ng investigasyon na kinandak ng PUBG Esports na sa 4 na players, ang ban ay naging 3 years na lang. Tapos ang mga team na kanilang nirerepresenta ay disqualified na at papalitan ng qualifiers ng NPL Online. Sad man. Pagpasok ng bagong taon, ilang users ang naka-encounter ng issues sa Facebook Gaming. Una ay nire-report ng ilang users na sila ay na-flag ng Facebook sa isang unclear violations na kung saan sila ay hindi makapag-stream. At kahit na daw na sila ay nag-a-appeal, ang Facebook support ay dinedeny ito. Sa ngayon, ang mga mods ng level up creators ay tinotroubleshoot ang error na ito. Pero sinususpesya nila na ito ay about sa copyright content, nudity, at iba pang monetization problem. Sadi dahil Facebook ito ay mukhang wala pang solusyon sa problema. Then second,
Ngayon, kapag ikaw ay nag-login sa streaming dashboard mo, ay mapapansing nawawala ang mga stars na dinonate sa'yo. Initially, akala namin isa itong isolated case lamang. Kaso ilan sa mga streamers na kilala namin ay nagkaroon din ng problema. Sa mga hindi nakakaalam, ang stars ay mga donations ng viewers sa streamer. Kinontak din namin ang Facebook tungkol sa issue na to, ngunit wala pa kaming natatanggap na reply, no? Kaya kung meron din kayong issue na ganito, ay comment lang kayo, baka may solusyon kayo eh. Tulungan nyo ako mga gamer. Naalala nyo yung naging free-to-play ang CSGO? Well, ayon sa mga reports, ang number ng mga players ay dumadami. Dahil ayon sa CSGO enthusiast na si Norse, sa kanyang tweet, ang CSGO daw ay nagkaroon ng 20,535,709 unique players para sa buwan lang ng Disyembre. Naku po! So ito, ang pinakamaraming players na na-record sa Counter-Strike history. Kaso may bad news dahil hindi lahat ng bagong players ay good. Dahil sa recent statistics, ang VAC ay nag-ban ng mahigit 600,000 accounts sa buwan ng Disyembre. Grabe, no? Sa mga hindi nakakalam, ang VAC ay ang anti-cheating system ng Steam. So ano masasabi nyo? Magandang decision ba na naging free-to-play ang CSGO? Comment lang sa baba. Toxic player ka ba? Kung oo, dinidiscourage ka namin na maglaro ng Overwatch. Dahil recently ang Blizzard ay nagpunish ng 18,000 Overwatch accounts sa South Korea dahil sa pagiging toxic. Wow! Happy New Year! So bakit sila naging toxic? Ano bang problema? Ang mga players na to ay nahuling nagtotrow ng match, nag-AFK, puro mura o kaya nangaharas ng ibang player. Happy New Year nga naman talaga oh. Pero apparently ang paglilista publicly ay napaka-common na practice sa South Korea. Imagine niyo mga to, naka-apply ito sa Pilipinas o kaya sa Dota, LOL o kaya ROS. Baka maubusan ng mga players dito sa Pilipinas. At para sa huling update ng linggo. Sa recent video na nirelease ng development team ng Rules of Survival ay inamin nila na okay lang daw na tawagin silang Rules of Hackers. Ano to, joke? Tanggap na nilang katotohanan mga chong. However, hindi naman daw sila okay sa hacking. Sa videong ito ay sinabi nila na ang Rules of Survival ay isa sa mga pinaka-popular na battle royale game sa buong mundo. At ang mga hackers daw ay hindi may iwasan lalong-lalo na sa FPS games. Flex pa more! Ayon din sa kanila, sila daw ay nakakahuli ng iba't ibang hacks kada linggo. Ito yung mga aimbots, invisibility, perspective cheats at teleports. So, sa isang linggo daw ay nagdi-deal ng 20 to 30 kinds of hacks. Dami ah! Tapos daw, pag nahuli nila ang mga hack na ito sa loob ng 3 minuto, ay nasusupil na. Joke na naman! Pinag-usapan din nila ang IP banning kung saan sinabi nila na ito ay impractical dahil kaya naman daw ng mga players na palitan ang kanilang mga IP. Tapos ano naman ang mangyayari pag ikaw ay na-report? Ang account daw ng na-report ay kanilang ibistigahan at mas maiging babantayan kung ito ba talaga ay nag-hack. At kapag ito ay napatunayan ay paniguradong mapapermanent ban na. Pinag-usapan din ng mga devs kung paano nila binaban ang devices. Ito daw ay para sa mga series of offenders kung saan ginagarantisado na sila ay hindi na makagawa ng bagong account upang makapag-cheat na kahit IP change ay hindi gagana. Binanggit din nila ang bagong anti-cheat system na AI imaging technology. Ito daw ay capable na mag-automatically mag-discern ng mga cheaters tapos lalo pa daw nila itong pinapabilis. Para naman dun sa chismis na sila mismo ang nagkakalat ng mga cheats ay sinabi nilang hindi ito totoo at hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga hackers. In contrary, ay meron daw silang legal team na nagpapadala ng takedown letters linggo-linggo. Sa ngayon daw ay meron silang 10 illegal pages na napatakedown. So kasama dito ang mga websites, YouTube channel, pati na rin ang mga Facebook groups. Then finally, sila ay nagpapasalamat sa community dahil sa patuloy na suporta at hinihikayat nila ang mga users na huwag gumamit ng third-party softwares at mag-report na rin. So ano masasabi nyo? Palitan na ba ng Rules of Hackers? Panindigan na ba nila? At yun lamang po ang aming gaming news update ngayong linggo. Shoutout kay John Dave Ibon, Gigi Whitey, Reshi Panda, Pinoygamer, Ronaldo Mante, Juan de la Cruz, Raymond L, GT Brothers 2, Chicken Buddy, Joey Abellana, Por Young Gaming,
Arbiana at Ralph Alag. Salamat sa support at check nyo mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba ng Shoutout Pinoy Gamer. Salamat din sa aming mga Patreon sponsors na sila Paige Alisiana, Billy Boy, Bubbles at Variant. Malaking tulong po kayo sa amin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para laging updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang ang like button.